5:30 na. Today, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Pupunta na tayo sa Happy Land. Happy Land means Divisoria. Kasi pagdating sa akin yan, talagang yung Divisoria, Happy Land. Kasi ang dami mong pwedeng mabili, ang dami mong pwedeng makita. So ito na yung sinasabi ko sa inyo. Today, bibili na tayo at maghahanap na tayo sa Divisoria ng mga makikita natin pang self-defense. Yan, tulad ng mga dagger, may knuckles, may panghampas, may batuta. Yan, ito yung mga gamit na kailangan natin pagka nagkaroon ng zombie apocalypse. Pero meron na tayo dito pellet gun. Yan. Pag binaril natin sila ng pellet gun dito sa ulan, talagang ewan ko na lang kung mabuhay pa yung mga zombie na yan. Meron tayo ditong samurai. Yan. Hindi ko pa nasosole. Nandito pa yung samurai sa bahay. Let's go! Tara na! Baka mainitan pa tayo. Anong oras na? Alas 10 na ang init talaga. Ayoko na lumabas mga ganitong oras. Talagang yung araw nanunok dito sa barat mo. Sobrang init. Kaya ang kailangan talaga natin, uminom ng uminom ng uminom ng tubig sa panahon na ganito kainit. Talagang sobra eh, no? Stay hydrated. Wow! English yun. Tara, let's go! Siga. Excuse me. Yan ang aligtas nila. Sa every week na pagpunta natin sa Divisoria, ito talaga yung mga sitwasyon na hindi natin maiwasan. Yan, itong traffic ng tao sa loob ng mall. Pero okay lang. Ito, nakarating na tayo dito sa pupuntahan natin. Ito yung unang nakita natin. Yan, itong survival bracelet o yung paracord. 5-in-1 survival bracelet to, guys. May whistle, may compass, may scrapper, may knife, at saka may fire starter kung wala kang dalang lighter. At ito namang hinahawakan ko na to, ito yung pinaka-basic, alam ng lahat to, ang tawag dito, Swiss knife. Meron tong kasamang gunting, may pambukas ng beer, may screw, at may pantanggal ng ingrod. Pero para sa akin, pinaka-the best tong gamit na to, yan, itong paracord. Kasi una sa lahat, ilalagay mo lang siya sa braso mo. At ito yung pinaka-useful pag aakyat ka ng bundok. Biruin mo kahit wala kang dalang lighter, may panggawa ka ng apoy. Kasi nga, pwedeng mag-ano yan, may spark yan sa loob eh. At pag naliligaw ka na, may compass din yan. At pag kailangan mo ng kutsilyong maliit na pamputol sa mga tali-tali, yan, may kasama rin siyang maliit na knife sa dulo. At mapunta naman tayo dito, ito, sikat na sikat to dati sa mga eskwelahan, lalo na pag may mga suntukan eh. Ang tawag namin dito dati, asero. Pero ito, knuckles yan. Yan, may iba't ibang klase ng hugis ng knuckles. Biruin mo, pag ito tumama sa mukha mo, tapos babaon talaga eh, no? Naku po, napakasakit. Yan, oh, may pang Batman pa na style. Tapos yan, di ko akalaing merong ganito dito. Ito, gamit to ni Naruto. Ehem, yan, no? Kunai. Para may kunay dito, tatlong piraso. Ito, astig to talaga eh. Gamit to ni Naruto eh, pero mas aastig to kung gagawin nyo rito. Eh, gagawin nyo lang collection at hindi nyo gagamitin kung kani-kanino. Kasi napaka-delikado niya, no? Oh, tingnan nyo, pag hinagis nyo to kung saan, baka may tamaan. At ayan, nakakita tayo dito ng mga pang-attachment. Yan, attachment sa barrel. Nagtanong ako kung magkano. Magkano po yung sa mga gantong scope? Ayan, tulad po ng ganito. Ito, 4,005. Okay po. Thank you. Naku po, napa-step back ako eh. Ang mahal pala nun. Tignan nyo yung scope na yun. Ang mahal nun, 4,005. Ganun pala yung presyo ng mga original, no? Grabing mahal pala nun. Pero eto, nakita tayo dito ng batuta. Yan, etong batuta na yun, humahaba yan eh. Tapos yan, posas. Eto, tunay na posas yan. Pag eto nawala susi, eh talagang babay ka na, putol kamay. Hindi, joke lang, pwedeng putulin yun. At first time ko makahawak ng taser, yan, pati yung kamay ni atin, hawakan ko na. Pero yun, astig talaga nung taser, pare. Talagang ang lakas ng kuryente niyan. Try ko kayong dikit sa akin. Flashlight yun, kuya. Pagtahulan na siya. Okay. Ayan. Alam nyo, gusto ko talagang bumili nito pero hindi ko alam kung saan ko gagamitin. Alam nyo naman, pag ako bumili, gusto ko yung tinitesting talaga at nagagamit. Pero parang pwede kay Tonyo yun o kaya kay Edgar yun. Hindi, joke lang. Pero ayan, may mga dagger dito. Yan, ang gaganda ng mga dagger dito. Pero pag kung tatanungin nyo kung magkano presyo niya, naglalaro yan sa 500 to 400 to 300 pesos kung siniswerte ka. Pero ayan, ang ganda nito, automatic. Kaso nga lang nakakatakot din siya gamitin kasi nga automatic na lumalabas. Baka mamaya kusa akong mapindot tapos nasa bulsa ko. Naku po, kapul si Junjun. Ouchie. Pero eto na lang yung bibili natin yan. Etong ballpen. Wala kasi akong ballpen sa bahay. Pero astig yung ballpen na to, guys. Alam nyo kung bakit? Malalaman nyo pag uwi ko. Lakas ni kuya, ano? Tindi. Tindi ng legs niya, no? Pero mo, sakay ako. May sakay na bat. May sakay na box, may sakay na payong, ako, bigat niya. Pero, gusto ka lang, kaya-kaya ni Kuya, ibay ko. Ayan, pauwi na tayo guys. Nakabili na din tayo, dapat natin bilhin. Ayun niya na lang ako sa bahay. At hapon na, let's go. 1
eternity later. So ayan boy, nandito na tayo sa bahay boy. Yan, ito yung nabili natin sa may Divisoria. Nakabili tayo ng knife, meron tayong nabiling taser, at meron tayong nabiling ballpen. Sa mga yan, ano sa tingin nyo pinakamalupit? Etong ballpen, etong taser, or etong knife? Ano nga ba pinakamatindi dito? Okay, sige, pakita ko na nga lang sa inyo. So, unahin natin buksan tong nasa gitna. Alam ko namang ito yung gusto nyo agad na makita. Yan, eto, dalawang klase to. Isang flashlight at pwede rin siyang pang self-defense. Yan, naglalabas to ng napakalakas na kuryente. Hindi ko nga lang alam kung saan ko pwedeng subukan to. Pero ayan, yan, makikita natin dito yung light switch. May shock switch. Tapos may upward light. Built-in charger. Yung battery niya, built-in din ata. Tapos yan, ito yung flashlight. Tapos yung shock needle nandoon. So okay, sige, subukan natin to. Luca, doon ka sa baba, Luca. May kuryente to, bahala ka, sige ka. Subukan muna natin yung flashlight. Yan, malakas-lakas din. Ayan, tinututukan natin si Luca. Luca, layo ka dito. Tapos, subukan naman natin yung kuryente niya. Ito, nandito, may switch sa ilalim. Ito na, let's go. Ayan, nagulat si Luca ba yun? Ito, lakas din ha. Kaso nga lang, ba't parang hindi tumatawid doon sa kabila? Ayan, umalis si Luca, takot siya. Eh, nakita nyo boy, siguro pag nadikit na, tsaka kunwari dinigit nyo sa katawan ng tao, tsaka lalabas yung kuryente to. Pero dapat parehas yan eh. Din boy, lakas kahit sa tenga. Patayin ko na, baka makuryente pa tayo. Parang flashlight talaga siya kung titignan nyo. Yung mga flashlight ng pang security guard, yan nakalagay nga dito, police eh. Pero ang talagang maganda rito, eto. Diba? Pero talagang napakalakas ng ground nito, panigurado ko. Siguro, na ganyan yan, talagang mapaparalyze yung katawan mo ng panandalian eh. Sunod naman natin to, yan, itong knife na nabili natin. Nga pala guys, papaalalahan ko kayo ha, yung mga gantong gamit, hindi pwede to sa minor. Dapat nasa tamang edad ka na kung bibili ka man ng ganto. Bawal sa minor tong mga gantong gamit. Tandaan nyo yan, bawal na bawal talaga. Promise, bawal. So ito yung knife na nabili natin. Ito perfecto kung nagha-hiking kayo. Ang outdoor talaga datingan nito. Kunwari mag-aano kayo, mamumundok, akit kayo ng bundok. Ito yung pinaka-the best na unang-unang meron ka dapat bukod sa tubig. Ayun, ito kasi napakaano nito, ang daming pwedeng paggamitan nito pag meron kang ganto at aakyat ka sa bundok. Pag ginanto niyo 'yan, oh, 'di ba? Automatic siya, parang may spring siya sa loob. Tapos pag ibabalik, yan, push lang natin dito. Pero meron doon yung nakita natin, di ba, automatic, bumabalik. Kaso ang tusok ng pag-anon. Tsaka nakakatakot gamitin yun eh. Kunwari nakaganon sa'yo, tapos bigla mo mapindot, lumabas yung talim pag-anon, de, tusok ka. Pero kahit naman ito, dapat talaga may tamang pag-iingat. Sa design ng knife na to, yan, ang ganda ng design na ito. Kung makikita nyo yung handle niya, may pa-wood style dito sa may gilid. Yan, ito yung nagustuhan ko rito kaya ito yung pinili ko. Tsaka doon sa binilan natin, hindi ko na napakita sa inyo kung saan ako bumili. Pero doon sa binilan ko, mas nakamura ako kasi nabili ko to ng 300 lang eh. Yan, itong dagger na to, nabili ko siya ng 300 pesos. At itong huli, yan, itong huli na nabili natin doon. Yan, itong ballpen. Siyempre, akit ka ng bundok, kailangan mo ng ballpen. Kunwari, may pipirmahan ka, may susulatan ka. The best to boy, oh. Ballpen. Yan, kunwari may susulatan ka, pipirma. Uy. Pero pag nalagay ka na sa bingit ng alanganin, ito yan, ito gamit yan. Iikot mo lang. Ikot mo. Ikot. Boom. O, diba? Meron siyang talim na itinatago. Yan, may talim siya na itinatago. Pwede itong pang self-defense or in case of emergency, hinold up ka, tinali ka, tapos may ganto ka sa bulsa mo, pwede mo itong pang ano, tatanggal mo ng tali mo, pag ano, pero sa pinikula lang yun ang nangyayari. Ewan ko sa totoong buhay. Pero ito, the best din itong pang self-defense. Napakasimple tignan, akala nyo lang, simpleng ballpen lang siya na panulat. Pero ang hindi natin alam, meron siyang talim na itinatago sa loob. So ayan guys, sa dagdagan na yung mga collection natin dito, meron tayong ganito, di ba? Ito yung kauna-unahan ko, to matagal na talaga sa akin to, para mga year 2014, 2015 na sa akin na to. Tapos ito, yan, ito yung nabili natin nung last,
sa may Baguio. Papagawa rin ako siguro ng lalagyan ng mga ganito. Kasi mahilig din ako sa mga ganyan, boy. Eh. Natatandaan ko nung bata ako, nagagawa pa ako ng sarili kong talim. Gawa sa ano, gawa sa lagaring bakal. Tapos inaano ko yun, pinatutulis ko yun. Tapos may lagayan din siya. So, ayan lang. Para sa video natin na to, sana natuwa kayo. Yan, ito yung mga collection natin dito pagdating sa mga gantong pang self-defense or mga anything na pwede nating magamit in case of emergency. Yan, eto. So, kita-kits tayo next video, guys. Maraming salamat kung sumama ka hanggang dito sa dulo. Let's go! Abangan nyo yung next video natin. Di na ako haharap sa inyo kasi napaka-haggard na natin. Bye-bye! Salamat sa suporta. Yeah!